posible raw na i-extend ng isa pang buwan ang voter registration. Desisyong ikinatuwa ng milyong-milyong nagkukumahog na makapagparehistro. Nasa frontline ng balitang yan, si Jen Kalimon. Maagang gumising ang mga kabataan ito para pumila. Hindi raw nila alintana ang antok. Basta makapagparehistro para makaboto sa 2022 elections. Lahat sila naghahabol na para sa cut-off ng voter registration sa Webes. Kailangan po talaga natin bumoto para kung sino po talaga yung karapat-dapat. Si Ray Gregorio, nagkusa ng gumawa ng mga stubs na may numero at pinamigay sa mga kapwa niya nakapila para daw iwas singitan. Minsan may mga individual na nagpapasingit po. O kaya kung may mga official po, sasabihin, sisingit yung ilang number ng tao. Kaya ang nangyayari, nauusog po yung pila. Nagpasa na ng resolusyon ng Senado at Kamara para ma-extend sa October 31 ang voter registration. Dati nang sinabi ng COMELEC na wala ng extension dahil baka raw maipit ang iba pa nilang paghahanda para sa eleksyon. Pero mukhang kakambyo na rin ang COMELEC sa nauna nilang desisyon. Sa isang pahayag, sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na tatalakayin ng komisyon ang hiling na extension. Sa budget hearing sa Kamara, nakumpirmang bukas iaanunsyo ng COMELEC ang desisyon nila. The Commission on Election will be approving tomorrow the voters registration, the extension of the voters registration until October 31. Ikinatuwa ito ng ilang mambabatas tulad ni Senator Amy Marcos. Sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, maituturing itong tagumpay ng mga botante. Sabi naman ng NAMFREL, welcome development ang desisyon ng COMELEC. Nasa 12 milyong Pilipino pa ang mabibigyan ng pagkakataong makapagparehistro at makaboto. We have 74 million eligible voters, no, who have not yet been registered. Per COMELEC data, I think they have registered 62 million so far. So there's a far, it's a far cry from the 74 million. In the past few months, no, we've lost a number of voting registration days through the pandemic and also because of the series of lockdowns. Pero dahil sa mangyayaring extension, sinabi ng COMELEC na posibleng maurong ang kanilang calendar of activities, kabilang na ang paghahanda ng voters list at project of precincts na mga importanteng datos na ilalagay sa vote counting machines. Bago mag-Disyembre, dapat na ihanda na ito para sa printing ng higit 60 million na balota. Nagbabalita mula sa Frontline, Jen Kalimon, News 5.